may kabuo ang 13 taong pagkakakulong ang naging sentensya ng Beijing Court sa China sa Chinese-Canadian top star na si Grace Wu. Ito'y matapos siyang mahatulan guilty sa kasong rape at sexual offenses. Si Chris ay unang sumikat nang naging miyembro siya ng all-male K-pop group na EXO. Taong 2014, nang iwan niya ang grupo at magdesisyong maging solo artist sa China. Noong August 1, 2021, unang naditin si Chris matapos akusahan ng 19 anyos na estudyante na biktima siya ng date rape. Ayon sa salaysay ng biktima, nakipagkita siya kay Chris sa pag-aakalang bibigyan siya nito ng trabaho. Ngunit nauwi ito sa inuman at kalaunay, ginahasa siya habang siya ay lasing at walang malay. Ang pagsisiwalat na ito ng estudyante ang naging daan upang lumantad ang iba pang naging biktima ng pop star. Base sa ulat ng South China Morning Post, ngayong Biyernes, November 25, 2022, lumabas sa isinasagawang imbestigasyon ng Beijing Chaoyang District People's Court na mula pa noong November hanggang December 2020 ay 3 babae pa ang ginahasa ni Chris. Maliban sa kasong rape, nahatulan ding guilty ang 32 years old former EXO member sa kasong crime of assembling a crowd to engage in sexual promiscuity noong July 2018. Napagdesisyonan din ng korte na ipa-deport si Chris. Ito'y kahit sinabi ng mga abogado sa China, ang deportation ay karaniwang nangyayari kapag na-serve na ng isang defendant ang kanyang sentensya. Nakasaad sa ulat, in the morning of November 25, 2022, Beijing Chaoyang People's Court of First Instance came to a decision regarding the rape and group licentiousness case for defendant Chris Wu. Kud pa sa pagkakakulong, pagbabayarin din si Chris ng Beijing Municipal Tax Service ng kabuuang damyos na $83.8 million, humigit kumulang 600 million yuan para sa tax evasion.